Ayan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan, sa atong YouTube channel kay Magbinisaya Vlog ta karon. So, para sa video na to karon guys, kay nahinumdum or na remember nako kay dugay nako. Adugay nako wala nakahimo og kanang vlog nga kanang Bisaya. So, Magbisaya Vlog ta karon. Ayan, pasensya po sa mga hindi makakaintindi sa vlog ko ngayon or sa mga taga Luzon area na hindi makakaintindi ng Bisaya. So, sorry po. Magbigyan nyo na po ako ngayon lang po ito. So, ayun. Karon kay Bisaya Vlog. Pero, ang atong buhaton karon guys, kay mga seedlings or na ako'y mga liso or seed sa Manitri. Yan, ako siyang isidlings dere. Then, mag-unboxing. Hindi siya unboxing. Ano ta guys, magplant haul ta. Ayan, magplant haul ta. At plants na ako gikan kay mostly kay Kuya Simon. Mostly tanan man jud kay Kuya Simon man jud to gikan. So ayan ano na to guys, i-plant haul na to tong mga tanom nga gikan kang Kuya Simon, yung kadtong mga bag-o. Kadtong mga daan is given na to kasi ay kay ano man siya kat daan gito siya na vlog na nako siya dati. So karon ipakita nako karon is akatong mga bag-o nga gikan kay Kuya Simon. Again, thank you so much Kuya Simon Lim. Ayan, sa so, wala pa nakapag-subscribe sa channel ni Kuya Simon. Ayan, mo ni yang channel guys si Simon Lim ang Plantins ng Davao City. But before that, kung wala pa ka nakapag-subscribe sa akong channel, ayaw kalimot nga mag-subscribe sa akong channel o please click the notification bell down below. Notify ka po every time na may gagawin po tayong bagong video or natay bagong i-upload sa atong channel. Di na ta maglangan pa ug ato unang sugdan ng atong vlogs. Guys, unahon na to sa og seedlings ang kadtong mga liso sa money tree ay para maano na nato siya guys. I think ano na magod siya, tulok adlaw na siya naka-standby, so kailangan na gud siya i-seedlings kay para dili siya madaot bago ta mo proceed sa atong plant haul. So, tara. Ako'y mga seedlings dere, yan. Ano na siya, bago na siyang tubo, ang ilalom o na pagawasay na ng dira sa may bandang ilalom, ayan. O dere nga area kay nanubo na siya guys dere, pero ano lang siya kanang kadto ng mga turok, kani siya. Kadto ni mga turok nga akong ipang ibot, diha sa nako gitanom kay pataason sa nako siya bago nako i-braided. Ayan guys. Patanawon ta mo, naning mahitabo niya pag wala kaayo yuta. Ayan, wala kaayo. Kanang gibutang ra nimo ang liso, guys, kay imo seedlings. So ibutang lang nimo ang liso diha. Ani ang mahitabo niya, guys. O ayan. Wala kaayo siya nakatapak sa ilalom og tanawa iyang stem. Hiwi kay wala siya nakatindog og maayo. Kay tungod ang iyahang nakahawid sa ilalom. Ayan, kailangan siya og stem or I mean yuta, dungagan siya diri para patindogon niya mo straight na siya. So ayon, later is mo na itong buhaton. Pero karon guys is kani atong kuhaon. Ayan. So kana atong kuhaon kay diha ta mag sibling sa kadtong bagong liso nato. Dagan ko diri aog humalome na. Ayan. Praying and hoping nga sana may magbarigated dari bisag isa ka buok. Ayun ay. Tanawa. Ayan, oh. Ayan, barigated. Char. Dili siya barigated, guys. Gipaasa ra sabtaan ni. Ayan, paasahon na sabtaan ni nga barigated siya pero dili di ay to. So masakitan na gihapon ta. So dili lang gihapon ta mag-asa. Kasagaran di ari kay green homa lumina lang siya. Mo lang na siya. So kay Sir Bichoy gwapo kaayo lami kay itong iyahang homa lumina as ina ibog jud kog ayo. Mahal kaayo ang homa lumina nga barigated guys. Mahal kaayo.
Yan, so hindi ka afford ad to. Diri lang sa ta sa lugot-lugot makuha. Ngayon mga propagation ni nako siya. Ipang balihin pa na nako og pat pag mudako-dako na para ibaligya na pod. Yan di ba? So mga ano lang na nako mga propagation, mga unod sa humalumin na gikuha nako, gichap. And inana mo na siya. So kuhaon sa nako to, guys. So ibilin sa tamo. Daring aside. Subugat kaayo pero laban lang ng mga lipstick na to diya. Ninako. Sa una guys, ayan siya. Dahil nakaiyang yuta. Sidling area po na nako siya sa dati pero yun nga, nahuddan tagliso. Itong mga pila ka man, so wala ta naka seedlings. Ayan. Muunang karun is na naman tayo bagong liso. So, seedlings, mag-seedlings ta. Karun. Muna to lupa. Ayan. Kahit ito yung lupa guys, so hinduan lang na to. Hinduan lang na to siya, tapos medyo bungkalo na to kay para muhugmuk iyahang yuta. Bago na to ibutang ang seeds. By the way guys, muni akong mga seeds. Yan, muni akong mga seeds na seedling dari nga area. Hopefully by next month. Next month is Chinese New Year next month, di ba? So, daghan pod og buyer an ang money tree guys. Kay, mo na lang pang paswerte ang money tree. Lalo na, lalong-lalo na itong mga Chinese. Kay, kasagaran jud buyer sa money tree. Gihangak kasi. Kasagaran jud buyer sa money tree na ko guys. Kay, mga negosyante, mga Chinese, napansin lang nako. Kay kada hatod namo or kada deliver namo guys, dato man makita man namo, ay kami man mismo mo deliver sa balay or sa buyer, makita gid namo guys na mga business person ay mga ano sila, mga Chinese ang uban. Ano ha, kasagaran nga ano ka nang nagkanang delivera na mo. Sa napansin lang na ko. So, mauna ni siya. Okay na ni siya. Ingon ani guys, kay ato pa man ni siyang pa ato pa man ni siyang pa ibabuan og yuta. Pero, sa ingon ani nga yuta, yan. Kailangan na ito ni pa ibabuan og humok nga yuta. Inani, pwede na nato ibutang ang atong seeds. So di ara ang atong seeds, iset aside sa nato ning mga inani guys, kay itanom nato ni sila sa or pwede gihapon diri lang nato sila itanom para maisa lang sila, pero sa bandang kilid lang sa bandang kilid lang sa palanggana kay para dili siya pud mo sakop sa or dili matandog ang liso. Yan. So mag time slap lang siguro ko guys. Guys, after na to, mabutang ang mga seeds, which is mauna na siya. Plus, anang uban mag-seedlings niya, ibutang radiritso ang liso. So, it's better nga butangan pa, ibabuan na to siya og yuta pagka huma na to og butang, guys, para kung matuwad, baliskad man na diha ang liso, okay lang kasi naay yuta sa ibabaw. So, kanina yuta ang akong gibutang, guys, kay mga sinunugan, mga hinalingan nato sa silong. Ayan ka ng mga dahon na gihalingan. Mauni siya nga
yuta kasi wala ko nagagamit, wala na ko nagamit ani og yuta nga pinalit or yuta nga mahalon. Ayan, mga ano lang ni siya guys, yan ang mga yuta sa kilid-kilid. Mga ulam ni siya or saka ng mga sinunugan sa atong dina og sinunugan og dahon. Maulang ni nga yuta atong gamiton. And pagkahuman ana, ayan, medyo wala na nakita ang liso. Pagkahuman ana niya guys, kay ato siyang buubuan, labi na karon init kaayo. So kailangan na to siya buubuan. Yan, kailangan na to siya painon. Yan. Actually, murag kulang pa iyahang toppings nga yuta. Pero okay na siya guys. Basta di lang ni idiretso buubo ang tubig kay para dili mo gimaw ang mga yuta. So I mean yung liso. Slowly lang pagkabuubo sa tubig para dili. Yan. Kung na may nakitaan nga press ani ni hayang. Yan, kitaan ba ninyo guys? Press ani ni hayang, ikulob lang na ninyo ana para dili siya magtuwad baliskad inig tubo sa ingon ani niya guys sa iyahang seedlings. Yan. Ana lang kasimple mag-seedlings o money tree. And after ani is okay na siya. Outdoor ni siya guys ha, pagka-seedling outdoor. Yun. So, yan, okay na yan. Supposedly guys kay ang atong vlog karon mag seedlings og money tree tapos mag plant hole unta ko sa mga plants ni gikan kay Kuya Simon. So ay na ako nabasa nga comment guys sa akong channel. So ni ana siya nga musta daw akong mga seedlings sa money tree. Kung unsaon daw nako kun dili unsaon daw nako sila kay daghan naman daw ko no. So ni ana siya. So I think tatagalogin ko na lang to guys kasi Tagalog kasi yung nag-comment doon sa video ko. So main ko kapag ano daw ang ginagawa ko sa mga money tree ko kasi sa dami-dami ko daw ang seedlings, sa dami-dami ko daw ang seeds. Ano po daw ang ginagawa ko sa aking mga ibang mga money tree na seedlings which is yung mga breeded ko nga guys. Ano daw ang ginagawa ko doon? Ito po yung ginagawa ko sa kanila. Siyempre, binibenta ko sila. Yeah, aminado ako na kapag ipinopost ko sila sa Facebook, kung saan ko man sila ipopost, is hindi po talaga agad-agad na bibenta. Pero, yung halaman kasi, kapag hindi mo siya naibenta, lalaki at lalaki yan sa pangangalaga mo. Ang gagawin mo, or ang ginagawa ko is, same pa din, inaalagaan ko pa din sila, and hindi ko sila pinapabayaan, syempre dinidiligan pa din, lalong-lalo na yung mga money tree, hindi naman talaga mahirap alagaan din ang money tree, hayaan ko lang dito sa labas, yun ko, basta super dry na yung soil niya, yun yung time na nagdidilig ako. So, ang ginawa ko po sa kanila is binibenta. Yeah, kung hindi sila nabenta, is dito lang sila sa labas ng bahay. And as you can see, ganito na lang po yung mga seedlings ko ngayon. Ayan, so meron ako ditong isa, dalawa, tatlo, apat, limang ganito. Limang pot of money tree, braided money tree. Ayan, meron ako ditong limang pot ng money tree braided. So yan na lang po yung natira sa mga money tree ko. Bakit? Kasi nabenta na sila. Yes, sa dinabidami talaga ng mga seedlings, hindi mo talaga, kahit na ako dati iniisip ko, ang dami kong seedlings, ano ang gagawin ko sa kanila. Pero tiyagaan talaga mag-post sa Facebook guys, mabibenta at mabibenta mo talaga sila. Kasi unang-una, lucky plant sila. Unang-una, pampaswerteng halaman and ano sila eh. Lalong-lalo na sa mga Chinese, sobrang mabenta talaga sila sa mga Chinese. Ang lakas ng hangin, guys. So, ayan. Ayan ang lakas ng hangin.
Yan, sobrang mabenta sila sa mga Chinese guys kasi sa kanila talaga nagmula yung halaman na ito kung bakit tinatawag na pampaswerte. Yan, sa kanila talaga nagmula ang halaman na ito. So that's why hindi ako natatakot na baka hindi sila mabenta kasi kahit na yung mga post ko last year pa, a-appear at a-appear yan sa timeline ng mga naghahanap ng halaman, lalong-lalo na magsi-search sila ng lucky plant, lalabas talaga yung mga halaman na ipinupost ko ng mga lucky plant kasi nilagyan ko sila ng mga hashtag lucky plant, hashtag, may mga tags din, parang YouTube din yan guys, hindi lalabas yung, or hindi inire-recommend ng YouTube yung video mo kapag hindi tama yung tags or yung mga description mo sa isang video na i-upload mo. So, ganun din yun sa Facebook. Sa Facebook, guys, kapag nag-post ka sa mga page, is meron doong nakalagay na description sa iyong post. Oy, meron na yan ngayon, guys. Dati is wala yan. Pero ngayon is meron na. Meron doong mga tags maglalagay. Yung mga tags is yung hashtag, ganun. Tapos, lagyan mo ng pangalan. Kapag naglalagay po kayo or nagbebenta po kayo ng kahit ano po sa Facebook, sa mga page, or sa mga, yun nga, Facebook group, huwag nyo po ihiwala yung hashtag at saka yung words. Hashtag at saka itabi nyo yung words. Huwag nyo na po lagyan ng space. Kasi usually yun yung nakikita ko sa ibang mga posts sa Facebook. Siyempre, nagtitingin din ako ng description ng item na ito, kung ano ang ano. Naglalagay din or tinitingnan ko din yung ganun, guys. So, nakikita ko sa iba, kaya hindi nasa search kahit lagyan nyo yung hashtag kasi hashtag, siniseparate nyo yung words. Dapat hashtag, katabi yung words, huwag nyo na lagyan ng space. Ayun po yung isang way kung paano maibenta yung mga anong halaman or kahit anong halaman talaga, guys. Yun yung ginagawa ko sa kapag nagpo-post ako sa Facebook page, nilalagyan ko ng ganun. So, yun, hindi talaga ako namumroblema kasi may bigla-biglaan na lang magme-message sa akin. Kahit nasan man ako, nasa party or nasa event man ako, may magme-message sa akin. Ganito, pahatid ng, ayan, 10 pots, ganun. So, talagang mauubos. Talagang mauubos siya, guys. Kahit na pabayaan mo lang dito, at least kapag may nag-message sa'yo, may maibibigay ka na super stable na yung halaman, hindi ka na mag-worry kung baka ma-dense pa yung sa kanya. And syempre, sabihan mo yung makakabili, sabihan mo yung makakabili na proper water watering, yan, proper watering ng isang halaman, wag po yung bigay lang tayo ng bigay. Kasi may experience na ako niyan, guys, kasi yung isang buyer ko ng money tree dati, bumili siya sa akin ulit. So, sinabi niya sa akin is, bakit namatay yung money tree na galing sa'yo? Yung natira daw is isang stem na lang instead of 7 stem yun na braided. Unti-unti daw na mamatay. So, sabi ko, ma'am, paano niyo po siya dinidiligan? Everyday, sabi niyang ganun. Everyday. Ha? Ayun, nag-sorry ako. Ma'am, sorry kasi hindi ko na sabi sa'yo last first order niyo po, hindi ko po nasabi sa inyo kasi ang watering po ng money tree, 1-2, pinakamataas na yung twice sa isang linggo, dapat ang diligan sa kanya. So sabi kong, ay, ganun pala yun, sabi ni madam na ganun. So nag-guilty din ako, guys, kasi hindi ko nasabi sa kanya. Pero kung nasabi ko yun sa kanya, syempre hindi na siya makakabili ulit. Pero aminin ko man is customer pa din yun. Ako pa din yung nakikinabang. Pero yun nga, nang dahil nga doon, yan, minomonitor ko siya, mini-message ko na, ma'am, kumusta yung halaman mo, yung pagdilig mo. Ayun, may mga reply naman siya na once a week na lang akong nagdidilig. Ayun, super healthy daw yung money tree niya. So, ganun yun, guys. And take note, guys, kapag nagbibenta po tayo ng halaman online, isipin po natin na yung nakakabili ng halaman, kung hindi ba tayo babalikan ito, dapat may ganun din tayong, kumbaga may ganun din tayong isip na hindi kasi porke na benta mo na yung halaman niyon, pabayaan, bahala na kayong mag-alaga kung paano niyo yan alagaan. Hindi pa si ganun. Kasi binabalikan ka po ng mga customers mo
kapag yung binigay mong halaman sa kanila, i-success nilang napalaki. So, yun po yun siya, guys. Ang sobra about sa pagbebenta ng money tree, ang dami ko ng mga customers na bumabalik, ayan, nag-order ng mga ilang pots. May mga shops nga dito sa Davao City area na sa akin nag-order kapag nauubos na yung dinideliver ko sa kanila, money tree dyan. Kapag naubos na yung money tree na binibili niya sa akin, magme-message at magme-message po siya sa akin. Yeah, yun nga yung ginawa ko, tinuturuan ko yung may-ari ng shop na ganito po yung pag-alaga ng money tree. Hindi po siya araw-araw dilig. So, syempre as a buyer, iisipin nila na, ay, like ko tong seller na to kasi nagbibigay ng mga tips and advice. So, syempre, ganun talaga siya, guys. Hindi talaga, may mga ano din, ibang mga customers na naghahanap ng, kunyari, isi-send sa'yo ang halaman na to. Tapos, tatanungin yung pangalan, kung wala kang maisagot, approach it in a good way. Hindi po tayo, wag po tayong maging strekta. Yan. May mga ganun kasi, guys. So, sobrang ang dami ko nang nakita dito sa page sa Davao area na page na mga ganitong mga seller, parang wala ang concern sa ano buyer nila. Pero yun talaga yung isa, guys. Dapat papakita mo din sa buyer mo na concern ka. Actually, guys, ako, sinasabihan ko pa yung mga bumibili sa akin. Ma'am, if ever madeds yung halaman, huwag po kayong mag-alala. Willing po ako na magpalit ng halaman. Basta sundin nyo lang po yung sinasabi ko, for sure, hindi po yan namamatay. Sa almost magto 2 years na akong nagbebenta ng mga halaman, so far is wala pa naman akong narinig or bad comments about me, ayan, about sa ating mga halaman na binibenta. Ayan, sana naman talaga wag sana dumating yung ganun talaga. Pero yan talaga, minimake sure ko din naman na stable and super healthy na yung halaman na ibibigay natin sa kanila. Yun talaga yun, guys. So, talagang babalik-balikan kanila. Nire-recommend pa nga sa iba, guys, eh, kapag ganyan or kapag gustuhan nila yung delivery nyo, yung halaman nyo. So, ganun talaga. So, yun yung sagot doon sa katanungan na iyon. Hindi po ako na problema kung hindi sila mabibenta. Lalaki sila. Siyempre, lalaki din yung price nila, lalong-lalo na kapag parang nagbubonsay na sila. Pero, sa nakikita nyo dito sa aking mga video is wala po kayong makikita parang bonsai style na dito sa aking mga money tree. Kasi po, wala po talaga ako magiging bonsai, guys, kasi magbenta po talaga sila. Yan, dami ko ng plano, guys. Ito gagawin kong bonsai kasi naka-braided na siya. Pero at the end of the day, nauubusan ako ng mga seedlings, nauubusan ako ng mga money tree braided. Maibibigay or ibebenta ko din sa kanila. So ayun, guys, huwag po kayong mag-alala. Keep on posting lang talaga sa Facebook or sa FB page. Or dapat mo din pre-promote yung halaman mo na or yung binibenta mo na ganito siya. Like me, guys, ako personally, ramdam ko talaga yung epekto ng pamumuhay or ramdam ko yung epekto ng money tree. Guys, hindi sa ibig sabihin nito na nagbubunga siya ng pera, nagbibigay siya ng ano. Pero siya, iba kasi siya, guys, parang nagbibigay siya ng positive vibes. Ganun yung feeling ko sa kanya. Hindi po siya ibig sabihin na, may money tree ka, nagbibigay yan ng pera, nanganganak yan, pero hindi po siya ganun. So, talagang tinatawag siya na lucky tree. It's a money tree or lucky plant. Parang, kumbaga, sa may mga iba is mga charm. Yun yung iba, mga bracelet, mga lucky charm nila, ganun. Yung habot sa halaman, one of the best is si money tree po talaga. So, ganang sipag at syaga. So, wag po tayong, ulit-ulit po na yan sa aking mga vlog na kapag may mga halaman po tayong ganun is, wag po nating iasa ang lahat sa swerte. Yan. Galaw-galaw din, kayod-kayo din, guys. Sa pag yung nasasagap mo kasi sa kanya, guys, is a positive energy. Naniniwala talaga ako dun, guys, kasi totoo talaga siya. Hindi ako nag-aalaga ng money tree, guys, is wala talaga. As in, naalala ko pa nga, talagang totoo po talaga yung kung ano yung halaman na ipinapasok mo sa tahanan. Is mag, ano po siya, guys, mag, parang naaapektuhan po
ang pamilya na nasa loob ng tahanan na yun. I remember guys, last year, 2 years ago, yeah, nung pagsimula ng pandemic, dito sa loob ng bahay namin, may pinasok si Mother Lily na, or si mama ni partner ko guys, may pinasok siya doon na cactus. Yan. Pinasok niya sa loob ng bahay yung cactus. Ewan ko ba guys, pero parang yung feeling namin that time, parang ang init, parang kung may madikit man sa iyo, parang hindi naman sa away agad, hindi naman sa, pero yung mga anak ko dati guys, yung dalawang ate ko, ayan, dati ganun sila guys, magkadikit lang konti, away agad. Tapos na-remember ko that time, parang ang init ng pakiramdam ko, parang iinit ng ulo ko, ganun yung feeling guys. Totoo talaga yung kapag yung cactus pinapasok mo sa loob ng bahay. As in, naniniwala po talaga ako noon guys, kasi na-proven and na-experience po namin guys. As in, yung cactus na yun nagsistay sa loob ng bahay ng I think 2 buwan yun or 3 buwan. Nagstay siya sa loob ng bahay. Parang ano ako guys, bakit anong meron sa bahay? Parang ang init niya, kahit hindi naman siya mainit. Parang ang init ng pakiramdam, ang init ng ulo. Parang ganun, hindi ko ma-explain guys. To the point na, yun nga, dun ko na nalaman about sa mga halaman. Dun na ako nagsastart. Kasi nag-search ako sa cactus kung pwede ba siya ilagay sa loob ng bahay. Yun yung that time talaga guys, nag-start akong, hala, oo nga, ano. Tapos, yan, may nabasa na akong bawal pala ang cactus kasi ganto ganyan yung effect. Which is, talagang, yun po yung nararamdaman ko doon sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung sa partner ko kung ano yung feeling niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ni mama ni partner ko. Pero yung mga anak ko guys, talagang always bangayan ang bangayan. Yung dalawa. So, at ako din, medyo mainit palagi yung ulo ko. Yun yung napansin ko that time na may cactus. So, ang sabi ko is ilalabas natin yung cactus sa loob ng bahay. Actually, nagdalawang isip ako that time na ilabas yung cactus sa loob ng bahay. Kasi, hindi yun akin eh. Kay mother yun. Tapos, ilalabas ko sa... So, sabi ko is, sinabi ko sa partner ko na yung ano daw, yung cactus daw is hindi siya pwede sa loob ng bahay. Pwede siya sa bahay pero sa gilid ng area, like for example sa gilid ng bintana, pero wag talaga sa loob. Kasi din ang cactus din is parang protection din siya. So dapat na siya nasa gilid lang siya daw ng area ng bahay or malapit sa bintana. Parang ganun. So ang ginawa ko guys is yun nga, nilagay namin siya doon sa gilid ng dito sa may labahan namin banda. Yun na ano ako guys, doon ko na din na ano yung money tree na pwede din pala siya ilagay sa loob ng bahay. Which is talagang search ako ng search sa YouTube guys, lahat na inuukat ko na sa YouTube kung anong meron that time guys. Doon ko din alaman, hala, oo, parang paglabas nung cactus na yun guys, iba na yung ambience ng bahay. Parang okay na yung ganito kasi medyo hindi nakatulad dati na kahit walang ginagawa, ang init ng ulo. Ganun talaga guys, ewan ko ha. Pero huwag nyo nang itry guys. Proven and tested ko na talaga. Sobra, ang pangit talaga sa effect niya kapag nasa loob ng bahay. Eto siya ngayon guys, ipapakita ko sa... So ayan guys, eto na siya ngayon. Ang taas na niya. Ayan siya guys, oh. Grabe ang taas na niya. Dati nung pinasok namin sa bahay, parang hanggang dito pa yun siya. Ayan, parang hanggang dito pa yung height niya. Pero ngayon, oh, ayan, ang taas na, ang haba na niya. Ayan, nandito na siya sa baba, nandito na siya sa garden area namin nilagay. Yung maiinitan sila kasi ang cactus naman talaga is gusto talaga nila yung mainit. Actually, balak ko din to siyang iripat kasi medyo maliit na siya sa kaniyang pot na nilagyan. Ayan siya guys, oh. Ewan ko kung nakikita nyo ha, ayan siya, oh. Ayun yung ito yung cactus na yun dati. So hindi ko sinasabihan na malas ang halaman na ito, hindi ka pwedeng magkaroon nito. Hindi ko sinasabi ang ganun guys, ha.
ano lang talaga, wag niyo po talaga siyang ipasok sa loob ng bahay. Yun lang talaga yung ma-advise ko about sa cactus. It's better na mag-sundin na lang natin kaysa, kasi talaga na-experience ko talaga guys. After that, no na to siya sa labas ng bahay, parang wala na, normal na lang. Balik sa normal ulit yung pag-iisip, ganun. So, ayan. So, actually, ang ganda din ng halaman na to kapag lumaki na siya. Kaso nga lang is matinik talaga siya, guys. Ayan, matinik talaga siya. So, hindi talaga siya pwede sa loob ng bahay kasi kapag may bata, di ba, may masakit din talaga yung tinik ng mga cactus, guys. Ang ano, medyo ang haba nung explanation ko, di ba? So, ayun guys, dito ko na siguro tatapusin ang vlog na ito. Thank you so much again for watching. It's me again, Matia Baliling, ang plantita from Davao City. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a vlog in your video. And ingat, ingat po kayong lahat. Babush everyone. God bless and paalam. Bye everyone.